Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat atuh pure para Allah Subhanahu wa taala puri inatin sya keselamatan sabia yang itu nabi ni guys atin at sumakay propeta nawa ang kapayapaan at pagpupuri ng Allah sampun ang kanyang pamilya, mga kasamahan at sino mang tumahak sa matuwid na landas. Ngayon inshallah hindi siya obligatory. Okay, pag sinabing sadaka, yung zaka, yun yung obligatory kapag kompleto yung mga kondisyon ng zaka. So, inshallah, kahit balibalik ta rin yung kondisyon na yun, sana hindi nyo na makalimutan yung kondisyon na yun. Masahan nyo sa exam. Type. Mga binibigyan ng zaka. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, yung walong grupo na binibigyan ng zaka. Surah At-Tawbah, number 60. Yung ayah niya, number 60. Ang surah is Surah At-Tawbah. 60 ayah. Tawbah. Surah At-Tawbah. Sa Surah At-Tawbah, ayah number 60. Sinabi ng Allah, A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alayha والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم. Ito yung sa surah At-Tawbah ayah number 60. So binanggit niya dito, tinukoy niya na itong walong grupo lamang ang tatanggap ng zakah. Okay? Walong grupo lamang ang tatanggap ng zakah. So, ang unang binanggit niya sa ayan na ito na ang fukara. Taib. Ang fukara, ito yung mahirap na kahit sa kalahati ng kanilang pangailangan ay hindi nila kayang matustusan. Halimbawa, mayroong mahirap sa atin. Halimbawa, mayroon siyang limang anak o tatlong anak na ang kanyang kinikita lamang. Halimbawa, ang kinakailangan sa isang buwan, halimbawa 20,000, ang kanyang income is hindi humabot dun sa kalahati ng kanyang pangangailangan. Halimbawa, umikita lang siya ng 5,000, minsan wala, minsan meron. Yun yung mga taong fukara na mga mahihirap, dukha, di ba? Mas mahirap pa sa mahirap dukha, di ba? Yun yung mga taong dukha na hindi nila kayang maibigay ang kalahati ng kanilang pangangailangan. Minsan meron, minsan wala. Okay? Tayo. Yun yung una. Ha? Yun yung pinakauna na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod, yung masakin. Masakin. So, mga plural yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yung number one, fukara, yung singular niya is fakir. Masakin naman, plural, ang singular niya is miskin. Type? Kaya maririnig yung Arabo, miskin, wallah miskin. Sabihin, mahirap. Yung miskin naman, ang kanyang mahirap siya, ngunit kaya niyang ma-provide yung mahigit sa kalahati ng kanyang pangangailangan. Ano? Kung yung fakir, hindi umabot sa kalahati, yung miskin, lagpas sa kalahati. Minsan, maabot niya yung kanyang pangangailangan. Sapat lang ba? Oo. Na kung hindi siya magtrabaho, wala siyang kainin. So, mga miskin yun. Ano? Si iba yung mga mayayaman. Kasi ang mayaman, kahit nakaupo lang yan dyan, may perang pumapasok. Ano? Oo, mga anak mayaman, di ba? Mga magulang nila, kahit hindi sila magtrabaho, meron na silang angking yaman na pinamana ng kanilang mga magulang. Pero yung mga miskin, kung hindi magtrabaho yan, patay. Walang kakainin. Okay? So, yan yung miskin. Mahirap pa rin sila. Grupo sila ng mga mahihirap. Type. Pangatlo na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-amilina alayha. O humul amiluna alladhina yakumu bijam izzaka min ashabiha. Yung amilin, ito yung mga tao na nagkukulik ng zaka o kaya sila yung nagtatago ng zaka o kaya yung mga tao na sila yung nagbibigay doon ng zaka. Kasi minsan, halimbawa, mayroong
sinusunod na ano dun sa lugar, mayroong nagkukulik ng zakah para yung mabibigyan talaga yung mga tao o lahat ng mga mahihirap dun mabibigay yung zakah. So mayroong tinatawag na mga amilin. Ibig sabihin, ito yung mga tao na sila yung mag-collect ng zakah, sila yung mangalaga ng zakah, sila rin yung tingin kung sino yung nararapat bigyan ng zakah. Binibigyan ito ng zakah, pero yung zakah nila, kung ano lang yung pinagtrabahuan nila dun. Okay? Hindi nila kukunin yung nararapat sa kanila. Depende. Depende dun sa kalagayan ng taong yun. Halimbawa, yung titingnan yung sitwasyon ng taong yun, magkano ba yung kinikita ng taong yun kapag nagtrabaho nun sa ibang lugar o ibang kumpanya. So, kung ano yung sinasahod nun, yun yung bibigay sa kanya. Nakuha nyo? Unlike dun sa fukara at masakin, kung marami masyado yung zaka, ang ibibigay sa kanila, pang isang taon na pangangailangan nila. Nakuha nyo? Halimbawa, naipon yung zaka, ibigay doon yung pag isang taon para maiwasan yung paghingi nila sa mga tao. Kung sila na mismo na hindi sila maghihirap. Possibly sa isang taon na hindi sila makabangon kung ibibigay sa kanila yung pangailangan sa loob ng isang taon. Kuha nyo? Type. Nakuha ni mo, Lorenz? Ano pangalan mo sa Islam? Idris. Masyaallah. Ganun ang pangalan. Type. Pangapat na tayo. Nakuha natin yung Al-Gharimin. Type. Yung Al-Gharimin, dapat ang pangapat natin is yung Mu'allafatul Qulub. Balik na lang natin. Tama. Ito dapat yung pangapat. Al-Mu'allafatul Qulubuhum. Type. Yung Mu'allafatul Qulub, ito dapat pangapat ha. Yun na lang yung panglima. Pangapat natin yung Al-Mu'allafatul Qulubuhum, ito yung mga tao na kapag binigyan mo siya ng zaka, pwede siyang mag-Muslim. Kuhanin nyo? Ito yung mga malalapit sa Islam ba? Na mga tao na kapag binigyan mo siya ng zaka, pwede siyang mag-Muslim dahil dun sa pagbigay mo ng zaka sa kanya. Or, it's either yung taong yun, mahina yung kanyang pananampalataya. Kuha nyo? Tapos, kapag binigyan mo siya na, alam mo na lalakas yung kanyang iman o kanyang pananampalataya. So, oo. Oo, pero kapag inaasahan mo na magmumuslim siya, pero pag alam mo, dati mo na siyang binibigyan, tapos walang nangyayari, huwag mong bigyan. Huwag na. Huwag. O kaya, yung pangatlong, yung tao na yung kalagayan ng taong yun, kanyang sinasaktan niyo. Kuha niyo? Sinasaktan niyo yung mga kamusliman na kapag binigyan ng zaka yun, pwede nating maariglo na hindi niya na saktan yung mga kamusliman. Hindi siya, pakisarado mo pinag kapag hindi siya Muslim. Ano nyo? Ulitin ko. Yung Mu'allafatul Qulub, maaaring hindi siya Muslim na kapag binigyan mo ng zaka, pwede siyang mag-Muslim. O kaya naman, tulad ninyo, na bago pa lang sa Islam, kanyo, na kapag binigyan natin ng zaka, ay mas lalong lalakas yung pananampalataya natin. Pwede pumasok doon. O kaya, yung tao na hindi mananampalataya na mas talagang pinipinsala niya yung mga kamusliman, pwede kang mag-volunteer na bigyan mo ng zaka yun para itigil niya yung kamusliman na halimbawa sa Burma, kung mayroong mayaman na Muslim, kausapin niya yung namamahala doon na huwag mo nang yung mga Muslim. Bigyan ka namin mula sa zaka namin. Pwede yun. Para matigil yung karahasan sa mga Muslim. Hindi naman. Hindi ganon. Kaya nga, binibigay yun kung nakikita mo sa kanya.
na magmumuslim siya dun sa bagay na yun. Oh. Kasi ang pagbigay ng zaka, ano yun, pinapakita mo na sa Islam yung kabutihang pag-uugali sa Islam. Na ang pera nila, hindi yun kinukuha ng mamahala sa kanila. Unlike sa ibang ano, sekta, hindi naman natin nila lahat o sinisiraan sila. Na kapag binigay mo yung pera dun, alam mo ba kung saan napupunta yun? Di ba? Na kapag nag-absent ka, magbibigay ka pa rin? Nakuha nyo? Tapos, kahit hindi umabot sa nisab, sa wastong sukat ng pera, kukuha na ka ng 10% sa sahod mo. Di ba? Oh, di ba? Masakit yun. Tapos, hindi mo alam kung saan napupunta. Ang sasabihin para sa Diyos. Nakuha nyo? Tayo. Dito, alam natin kung sino yun na rapat pagbigyan. Okay? Sumunod, yung al-gharimin. Ah, magkabalibaliktad na. Ar-riqab. Ito dapat yung ano, dapat tama pala yung kanina. Ar-riqab. Ito yung number 5. Ar-riqab. Sino yung ar-riqab? Di ba nasabi natin dati na ang may mga alipin, mga naunang panahon, di ba? So, kung merong isang Muslim na alipin na gusto niyang tubusin yung kanyang sarili, okay? Gusto niyang tubusin yung kanyang sarili mula doon sa pagiging alipin ng isang kafir, ay bibigyan yun ng zaka para makawala siya sa pagiging alipin niya. Sa mga naunang panahon. Ngayon kasi, ngayon, mahirap na tayo makakuha ng mga alipin, di ba? So, at least alam natin na isa sa binibigyan ng zaka, yung isang alipin na Muslim, na gusto niya makawala doon sa kafir na nagmamayari sa kanya. Kasi yung mga alipin dati, ito yung nung resulta ng giyera. Halimbawa, nanalo yung itong lugar na ito, magiging alipin nila yung mga natitira doon. Kasi ganun yung giyera nung una. Hindi ngayon, gaya ng giyera ngayon na kung ano yung matira, wala nang problema doon kung hindi sila nakipaglaban, di ba? Pero nung una, magiging alipin nila kung sino yung matira doon. Okay? Pag sinakop yung isang lugar. Taib. Ito na yung pang-anim yung al-gharim. Ano ibig sabihin ng al-gharim? Ito yung taong nagkautang. Ha, tingnan ninyo. Al-gharimin. Ito yung mga tao na nagkautang. Merong mga sitwasyon yung nagkautang. Pwedeng yung taong yun, nagkautang siya dahil merong dalawang grupo na nag-aaway. Kunin niyo, halimbawa, dalawang malaking pamilya o dalawang tribo na nag-aaway. Ang gagawin ng taong yun, magpapagitna siya. Sabihin niya, huwag na kayong mag-aaway. Tapos, yung tinatawag nila na ano, pagbibigay ng pera doon para matapos na yung gulo sa pagitan ng dalawa. Arigluhin na lang natin, huwag na kayong mag-away. Kung yung taong yaon na nagbigay ng pera, nagkautang siya dahil doon, kahit na mayaman siya, zaka dahil sa kabutihan ginawa niya na hininto niya yung pag-aaway sa pagitan ng dalawang grupo. Yun yung unang klase ng tinatawag na al-gharim. Meron naman na pangalawa, yung taong napakaraming utang na hindi niya nakayang bayaran. Kunin niyo? Isa yun sa mga tinutulungan sa Islam. Na yung taong yun, Muslim, tapos nagkautang siya ba? Siguro dahil sa pangangailangan niya, may mga anak siya na hindi niya kayang tustusan. Bilang isang Muslim, isa sila sa mga nararapat bigyan ng zaka. Right? Yun yung pang-anim, yung al-gharim. Pang-pito, yung fisabilillah. Sino yung fisabilillah? Okay. Ito yung mga tao na sila yung nagbabantay sa mga kamusliman. Halimbawa, mga sundalo sa Islam na wala silang sweldo sa gobyerno. Halimbawa, dito sa Saudi Arabia, kung halimbawa, mayroong mga sundalo na hindi na sakop ng pasahod ng gobyerno,
isa sila sa mga binibigyan ng zaka. Kagaya sa BIPIP? Hindi naman BIPIP. Hindi natin maituturing na ano, mga fisabilila o nagki-claim ng mga mujahid. Pero, yung mga mujahid na ito, itong mga nakipagdigma sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong mga kondisyon ito. Mayroong mga kondisyon ito. At saka, tayong mga Muslim doon sa Pilipinas, tingnan ninyo, at saka nangyari doon sa Burma, nung iniwan nila itong gawain ito, ano nangyari sa kanila? Pinapatay sila. Oh. Pero dito sa Saudi Arabia, dahil mayroong mga taong nakipagdigma sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nanatili yung kapayapaan. So, ganun. Sa Islam, isa rin yun sa binibigyan ng zakah, kung yung mga sundalong yun sa Islam, wala silang sahod na kinatanggap sa gobyerno. Halimbawa, ang pinakadelikado dito sa Saudi Arabia, yung mga hudud boundary. Diba? Kasi minsan yung pamamaraan ng mga sundalo ng kalaban, guerrilla. Diba? So, kawawa yung mga taong yun. So, binibigyan ng zaka yung mga taong yun. Tsaka, ganun, ang pag-establish ng government sa Islam, meron tayong tinatawag na governance. Mahina yung gobyerno mo kung wala kang sundalo. Ganyan ka lang, titirisin ng ano. Inakala nyo ba sa Pilipinas na makakapagsala tayo kung wala yung mga kapatid natin na mga kamusliman na kinakatakutan ng mga hindi mananampalataya? Hindi malayo na mangyari sa atin yung nangyari sa Burma. Kung wala silang kinakatakutan. Pero alhamdulillah, before yun, walang ganun. Naalala yung mga Muslim na pinag-long march na, na wala nang nakabalik sa kanila. Doon nagsimula na nag-struggle yung mga kamusliman at alhamdulillah, hanggang ngayon, kinikilala nila yung mga Muslim sa atin hanggang sa binigyan na tayo ng sarili nating pamamaraan doon sa Mindanao. Alhamdulillah. Oo, yung Bangsa Moro na nabigyan na ng pagkilala. Kasi kung wala tayong ganun, iiwan natin yung gawain na pag-ano sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi malayo na hindi tayo makapagsala. China, tingnan nyo. Diba? Pero hindi sila kinalamutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Binigay sa kanila yung kaparusahan. Dahil bawal mag-hijab. Maraming bawal. Ang gusto, parang ginawa nilang virus yung Islam na dapat kalimutan na. Binago yung Quran. Oh, di ba? So, alhamdulillah, ang Allah subhanahu wa ta'ala, minsan sinusubukan tayo. Ha? Pero sa huli, ang Allah subhanahu wa ta'ala pa rin yung magpapasya. Ang bundong ito, tingnan nyo, pagsubok sa atin, hanggang kailan yung paghawak natin sa ating pananampalataya. Tayyip. So, ito. Ang walo, Ibn Sabil. Yan ang ibig sabihin ng Ibn Sabil. Ibn Sabil, ito yung isang manlalakbay na naubusan ng yaman. Maaring sa paglalakbay niya, ninakaw ang kanyang mga daladalang gamit. Nawala ang kanyang bag na hindi sinasadya. So, pwede siyang lumapit sa mga imam ng masjid. Magsabi siya na, ang totoo, malayo pa yung pupuntahan ko. Nawala yung bag ko. Ang bibigay lamang sa kanya na zaka, kung ano lang yung pamasahin niya o kakainin niya hanggang sa makarating siya doon sa kanyang patutunguhan. Okay? So, kung ano yung pangailangan niya, yun lang yung ibigay na zaka sa kanya. Okay? So, naintindihan natin ito. Isa pa ako dyan. Hmm? Isa pa ako dyan sa Ibn Sabil. Bakit? Dumating ako dito, dumating yung pag-aray ko. Tapos, wala ka na mamasahe? Wala. Tinulungan na akong papel ko. Hmm. Ang pagbibigay mo dyan, equal. Itong fukara, masakin, tinitingnan yung pangangailangan nila, di ba? Magkaiba sila ng estado. Ito, kung yung pera mo naman, tina mo, kung ang pera mo, halimbawa, ikaw lang sa Pilipinas, wala namang nangungulikta sa atin doon, lalo na nasa Luzon. Yung pera mo, konti lang. Yung ibigyan mo ng zaka, yung mga mahirap na kilala mo na Muslim,
na malapit sa iyo. Halimbawa, meron kang kamag-anak, first cousin, kapatid, na hindi under sa, makukuha natin dito sa ano, mga bawal bigyan ng zaka, na hindi under ng sa pagbibigay mo ng pera o sa tinatawag na pagtustos, kasi yung tatay mo, lolo mo, tsaka anak mo, hindi mo pwedeng bigyan ng zaka yon. Kasi ikaw, wajib sa'yo magbigay sa kanila ng sustento. Ano? So, pwede mong bigyan, basta dito lang sa grupong ito. Ha? Imposible naman walang fukara, walang miskin. Pwede lang, pwede rin ibigay yung zaka sa isang tao lang. Kung nandun, kumpleto ito, tapos, halimbawa dito sa Saudi Arabia, meron silang nangolekta ng zaka, sila yung nakakaalam. Ang alam ko dito, meron mga tao na yung tinatawag na amilin. Oh, kung ano, kung merong ganon, alam nila kung sino yung ano, yung binibigyan nila ng mga mahirap yung hindi na naaabot. Nakita ko yung ano, isa sa mga video, yung mga baduk na masyado ba, na sobrang hirap talaga nila, naaabot nila yung binibigyan nila ng zaka. Taib. So, ito, pag may gobyerno yung Islam, pwedeng maisabuhay ito. Pero sa atin sa Pilipinas, pinakamainam na sigurado tayo sa binibigyan natin ng zaka natin. Ha? Diretso. Lalo na yung malapit sa atin na mahirap. Dalawa ang reward ng zaka dun sa mga malalapit sa ating tao. Kasi ang reward mo, bigay ka ng zaka at saka naipagdugtong mo ang iyong ugnayan sa iyong relatives, sa iyong pamilya. Kasi ibada, malaking pagsamba sa Allah ang pagkakaroon ng magandang ugnayan sa iyong pamilya. Okay? Kasi bawal man tayong magipagputol ng ugnayan sa pamilya. Halimbawa, sabihin mo, nag-away. Sabihin mo na ngayong araw na ito, pinuputol ko na ang ating kamag-anakan. Ako Muslim, tapos Christian yung kapatid. Depende din sa ano, sa sitwasyon. Pero, kung yung din, ibig sabihin ng din, yung Islamic, yung dahil sa pag-i-Islam mo, putulin nila yung ano, importante, pakita mo pa rin sa kanila yung kabutihan. Halimbawa, Muslim to Muslim. Muslim to Muslim. Sasabihin niya na pinupulasyon. Kamag-anakan. Bawal yun. Oh, bawal yun. Hindi pwede makipagputol ng ugnayan. Kaya mayroong hadith na la yadkhulul janna qati'. Hindi makapasok sa Islam, sa janna, paraiso, yung taong namumutol ng kanyang kamag-anakan. So tingnan niyo yung turo ng Islam, nagbibigay ng importansya sa mga kamag-anakan. Kasi minsan sa atin, pag yumaman tayo, hindi na natin kilala yung mga mahirap natin na kapatid. Okay? Minsan din, yung mahirap kapag ma-pride, hindi lang papansin yung mga mayaman kasi sobrang inggit ba? Hindi ganun. Dapat nandun pa rin. Yumaman mo yung kapatid mo, mahirap ka pa rin, at matuwa ka sa kanya. Kasi biyaya yun ng Allah sa kanya. Tapos, pwede ka pang bigyan niya ng zaka kapag mayroon siyang sobrang mga pera. So, yun. So, dito, mga di pwedeng bigyan ng zaka. Sino yung mga taong hindi pwedeng bigyan ng zaka? So, ang hindi pwedeng bigyan ng zaka, yung mga tao na under sa iyong sustento. Yung gaya na sinabi ko, tatay mo, or lolo mo, or anak mo. Okay? O kaya, ang iyong asawa, na ikaw man talaga yung magbibigay ng sustento niyan. Kasi, kapag binigay mo yung zaka, doon sa mismong pamilya mo, parang tinatago mo lang yung pera mo, na kapag kinailangan mo, kukunin mo. Diba nyo? So, hindi pwedeng bigay ng zaka doon sa taong obligado ka magbigay ng sustento. Sino bang sino mga tao yung na obliga ka magbigay ng sustento? Oh, yung mga tatay mo, yung nanay mo na kapag mahihirap, 'di ba? Oh, yung mga anak mo, sino bang magbibigay ng sustento kung hindi ikaw, asawa mo? So 'yun. So ang bigay ng zaka, pinakamainam yung mga relatives mo na mga mahihirap. Kilala mo na mahirap. Masilos eh. Mm. Masilos yung asawa kung magbigay. Oh. Kaya, para hindi magsilos, ibigay mo rin yung karapatan niya. Kasi meron siyang karapatan sa iyo. Karapatan niyang
bigyan mo siya ng pamamahay. Karapatan niya na bigyan mo siya ng pagkain. Karapatan niya na bihisan mo siya. Karapatan niyang mahalin mo siya. Pag binigay mo yung mga karapatan niya, paano ba magsiselos? Di ba? Masama na talaga yung ugali ng asawa mo pag binigay mo ng lahat-lahat. Magbibigay ka na nga lang ng zaka sa mga ano mo. Ala. Taib? So, yun. Piliin nyo rin yung asawahin ninyo. Yung maintindihan ng kalagayan mo. Okay? Ismail, magdagdag siguro ito ng asawa ko ba? Basta piliin lang. Okay. So, yun. Hindi pwedeng ibigay yung zaka sa mga naobliga sa iyo yung pagsustento sa kanila. Taib? So, yun yung pinakamainam na bigyan ng zaka. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sadakatuka ala dhil qaraba sadakatun wasila. Yung zaka mo o sadaka mo doon sa iyong mga kamag-anakan, dalawa yung reward niya. Reward ng zaka or sadaka at saka yung reward ng pagdugtong nyo ng inyong kamag-anakan. Taib? So, ang zaka din, hindi pwedeng ibigay sa mga taong gagamitin nila ang zaka sa mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, yung taong yaon, kilala mo na Muslim siya sa pangalan, subalit hindi naman nagdarasal. Hanggat sa hindi magdasal yung taong yaon, huwag mo siyang bibigyan ng zaka. O kaya, palainom. Anong palainom? Yung lasinggo. Alam mo na gagamitin niya sa paglasing, huwag mong ibibigay yung zaka doon. Kasi ang zaka, ginagamit ito para lumakas yung kamusliman at lumakas yung Islam. Okay? At magamit ito sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Dito tayo sa... Dito, mamaya na magtanong dito. Ano yung kabutihan ng sadaka? So, gaya ng sinabi natin, ang sadaka, ito yung voluntary yun, ha? Gawang-gawa. Okay. So, merong hadith na binanggit ng Prophet Muhammad SAW, sabi niya, sabbatun yudhilluhumullahu fi dhilli, yawma la dhilla illa dhillu. Merong pitong grupo ng tao na pasisilungin sa araw ng paghuhukom. Diba? Sa araw ng paghuhukom, ipunin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maghintay pa tayo doon hanggat na i-judge tayo. Ang panahon ng paghuhukom sa atin. Maghihintay pa tayo kaya narapat marami tayong mabuting gawain. Mayroong pasisilungin doon sa araw ng walang patungan. Kasi malapit na yung araw, mayroong mga tao na ang kanilang pawis dito, dyan. Minsan nalulunod sa kanilang pawis. Depende sa kanilang kasalanan na ginagawa. Pero mayroong mga tao na maliging ligtas doon sa init na yun. At binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warajulan tasaddaqa bisadaqatin faakhfaha. Mayroong isang tao na nagbigay ng sadaka, ano, kawang-gawa, faakhfaha, kanya itong tinago. Ha? Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ibig sabihin, kinago niya ito na hindi daw malalaman ng kanyang kaliwa kung anong binigay ng kanyang kanan. Ibig sabihin, palihim niya itong binigay. Ibig sabihin, nung nagbigay siya ng sadaka, hindi kagaya na ginagawa ng mga opisyalis natin doon sa gobyerno na donated by... Oh, ano ba niyo? Hindi niya ibinobroadcast. Ang gusto lang niya, magbigay siya ng sadaka na walang nakaalam. Oo. Oo. Maraming ganun na mga tao na nalalaman lamang noon nung namatay na yung taong yun. Minsan nagkukwento yung taong nabigyan niya ng sadaka. Ha? Ano ako narinig niya na nung namatay na yung taong yun, nung dumating yung mga bisita niya, nasabi nila, ando, wala nang magtutulong sa atin. Na hindi namin yun alam na yung taong pa lang yun, marami siyang tinutulungan. Ano nyo? Yung taong, ibig sabihin ng hadith na ito, na kahit minsan, yung taong tinutulungan niya, hindi nila alam kung sino yung nagbigay ng tulong na yun. Dahil sa gusto niya na ang kanyang kawang-gawa ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pagpakitang tao. Ibig sabihin,
tao sa kanyang puso na tanging Allah lamang ang nakakaalam. So yun, isa siya. Pitong grupo na pasilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na wala nang masisilungan. Tayyip, isa pa sa kabutihan ng magbibigay ng sadaka, inna sadakata latutfi'u ghadabar rab wa tadfa'u maytatassu. Ito yung subhanallah na kabutihan ng magbibigay ng sadaka. Katotohanan, ang sadaka ay kanyang pinapawi ang galit ng Panginoon. Kasi nga, pag sinabing sadaka, sidq, katibayan ito ng iyong pananampalataya, di ba? Minsan yung tao, nagdarasal siya, nag-aayuno, nag-ahaj, pero pagdating sa pagbibigay, medyo, ano siya, di ba? Cleaver siya. Ibig sabihin, kaya nga tinawag na sadaka, katibayan yan ng tunay na pananampalataya niya. Na ang kanyang gantipala din, pinapawi niya ang galit ng kanyang Panginoon. Halimbawa, mayroong mga nagawa siyang kasalanan, nakikita ng pagbigay niya ng maraming kabutihan ng pagsasadaka, napapawi ang galit ng kanyang Panginoon at inilalayo siya sa masamang kamatayan. Di ba? Ang tao, lilitisin siya, unang lilitisin sa kanya, yung kung ano yung huling nagawa niya. Innamal a'mal bi khawatimiha. Ibig sabihin, dapat yung last na gawain natin dito sa mundo, yun yung lilitisin tayo dun. Nararapat na mamatay tayo. Kaya nga, sa mga khutba, wala tamutun na ilaw antong muslimun. At huwag nyo nga hayaan na kayo ay mamatay, maliban na lamang na kayo ay mga muslim. Sabihin na manatili sa mabuting gawa. Okay nyo? Kasi kung ano yung last, yun. Yun yung i-judge tayo, di ba? So, huwag na, ay, nagsala naman ako last year, mga next year, maghinto muna ako. Paano wag namatay ka dun sa next year na hindi ka nagsasala? Okay? So, yun. Inilalayo ka sa masamang kamatayan dahil sa sadaka. Okay. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal ladhina amanu, manni wal adha. Kapag nagbibigay tayo ng sadaka na nararapat, na yung pagbigay natin, na nalulugod tayo sa pagbibigay sa kanya. Kasi sinabi ng Allah, O kayong mga mananampalataya, huwag ninyong sisirain ang inyong mga kawang gawa sa tinatawag na man. Yung sasabihin mo na kung hindi dahil sa akin, hindi ka magiging ganyan ngayon. Anong tawag nun? Sabay saya, tomboy. Ano yun sa ano? Sumbat. Huwag ninyong sisirain ang inyong magandang gawain, kawang gawa sa pagpanunumbat. Ha? Kasi yun yung nangyayari sa atin. Sinusumbat natin kung anong ano. Di ba? Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magkakaganyan. Di ba? Hindi ka engineer ngayon. Diba? So, wag. Kung ano yung nagawa mong kabutihan, halas. Yun ay para sa'yo na. Ha? Wag mo nang isusumbat kung ano yung nagawa mong kasalanan. Ah, kabutihan. Type. Isa rin sa mga sadaka, pinakamainam na sadaka, na yung sa oras na nasa mabuti kang kalusugan at yung parang kuripot ka sa oras na yon dahil natatakot kang maging mahirap at inaasahan ka sa oras na yon. Paano yon? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung tinanong siya, pinakamainam na sadaka. Sabi niya, kala an tatasaddaq wa anta sahihun shahih. Yung magsadaka ka na ikaw ay nasa mabuting kalusugan at kuripot ka sa oras na yon. Bakit? Ta'amal al-ghina wa takhshal faqr. Na inaakala mo na kapag hindi ka nagsadaka, yayaman ka.
O kaya kapag nagbigay ka ng sadaka, mas lalo kang maghihirap. Kaya habang ikaw ay malakas, tapos mapansin mo sa sarili mo, bigay ko to, hindi. Kanya? Na akala mo, mababawasan yung yaman mo doon. Pero hindi. Mayroon kong story sa inyo, yung taong yon sa Madina, bawat buwan, nagbibigay siya 150 sa mga estudyante. Bakit buwan? Sako-sako yung pera. Nung titingnan mo yung estudyante, siguro mga 5,000, 3,000 bawat buwan. Ganyan? Yeah. Pero bakit hanggang ngayon, ano pa rin yung pera niya? May-ari siya ng hotel sa Makka. Oh, gold, tans-tans yung ano niya. Sabi niya, nagsimula lang daw yun siya sa pagtitinda ng yung mga real line. Pero ngayon, alhamdulillah, dahil nga ganun siya, sobrang mapagbigay. Iba pa yung sa mga estudyante, iba pa yung mga binibigyan niya ng pagkain buwan-buwan sa mga may pamilya, yung mga mahirap, makita niyo yung mga naglilimos, iba pa yun. Sa Riyadh, sa Makka, araw-araw nagpapakain. Ganun siya. Pero titingnan mo, hindi nabawasan yung kanyang yaman. Isipin mo yun, 150 times 5,000 monthly. Di ba? Pero bakit hanggang ngayon, patuloy pa rin? Ha? Mahanap ko sa sadakatun min mahal. Ang sadaka, hindi siya nakakabawas sa ating yaman. Oh. So, kung magbigay ka, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung nagbibigay ng biyaya. Ano? Dapat lamang, isipin ninyo na ang pera, kung ano yung binigay sa'yo ng Allah, pagsubok yan sa'yo. Magsubok yan sa'yo. Kasi yung tao na ang kanyang puso lamang, hangad niya, dunya lang, makamundo lamang, ibibigay sa kanya ng Allah kung ano lamang yung nakasulat para sa kanya. Pero kung yung taong yun, ang nais niya ay pangkabilang buhay, ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dunya sa kanya na kahit na ayaw niya. Kuhan nyo? Na minsan, akala mo na wala na kasi, siyempre, namimigay tayo. Ha? Kahit ikaw, itry mo, magbigay. Ilang araw, subhanallah, ha? Mayroong darating sa iyo na mga, ano, yun yung pagpaparami ng pera. Ha? Matry mo, magbigay ka ngayon, mga ilang araw, uy, mayroong darating sa iyo na mga biyaya. Kasi dalawang reward mo. Pwedeng bigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, advance, at reserve na yun sa kabilang buhay na isulat sa iyo yung mga gawain na mga sadaka. So, ang pinakamainam na sadaka sa buwan ng Ramadan. Ano? Buwan ng Ramadan, nadudubli-dubli ang mga reward. Nabanggit pa doon na ang taong magpakain sa taong nag-fasting, ano? Ang kanyang biyaya, ang kanyang reward ng taong nag-fasting na yon ay makukuha ng taong nagpa-kain sa kanya. Na hindi mababawasan yung reward ng nag-fasting. Ibig sabihin, kung ano yung nakakuha niya sa reward niya, ikaw na nagpa-iftar ngayon, ganun din yung reward na, halimbawa, nagpakain ka, kahit 10 lang, lahat ng reward ng nag-fasting na yon makukuha mo rin. Biyaya ng sadaka. So, inshallah, ibilang nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagbibigay ng sadaka ng walang pagpapakitang tao at tao sa kanilang mga puso. Okay, meron kayong katanungan? Yan sa mga imam? Kung mahirap, kung mahirap ang imam. Kanya? Pero mga imam dito, may mga ano yan sa mga gobyerno. Kaya hindi na sila kailangan mag-ganyan. Pero halimbawa sa atin, lugar, nag-hire ka ng ustad. Alam mo yung ustad na yun, wala siyang trabaho, kundi doon lang sa masjid, nagtuturo sa mga tao. So yun yung kinakaligtaan natin, dapat suportaan natin yung ustad na yun. Kasi tendency niyan, mawalan yun ang ustad. Kung sino yung tatanggap sa kanya, di ba? Doon na siya. Mawala na yung ustad sa siya. Siya yung pinakamainam na bigyan. Kasi ang zaka,
na binibigay ito para lumakas ang Islam, lumakas ang kamusliman, at magamit sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, may tanong pa? Ana? Okay, so subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.